Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Beauty by Joyce. Kung bago ka sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe. At kung ikaw ay matagal na sa aking channel, please continue watching. So, ayun po. Umpisa na natin. May bago po akong vlog for today. And alam ko maraming may gustong mapanood at malaman itong i-discuss natin. It's all about sa mga dapat malaman or mga dapat mga instructions bago ka gumamit ng rejuvenating set. Kasi marami ang gustong gumamit. Nakikita nila sa marami nagtitinda, ano ba yung rejuvenating set, para saan ba to, or gaganda ba yung face ko. Pero bago po yan, marami po munang mga bagay tayo dapat at malaman bago tayo gumamit ng rejuvenating set. So, dito sa aking channel, i-explain ko sa inyo kung ano-ano ang mga iyon. So, sana ipagpatuloy mo ang panonood na to hanggang sa dulo para mas maganda na yung may alam. Okay? Para hindi tayo magkamali or hindi madamage ang skin natin. Okay? So, mahirap na siyang ibalik sa dati pag na-damage na siya. So, okay? So, let's start. Maraming nagsasabi na kung safe ba gamitin o nagtatanong, safe ba po ba gamitin yung rejuvenating set? Ano po bang brand ang pwede sa skin ko? Ano po ba yung brand na pinaka-okay? Ano ba yung effective? Ang sagot ko po dyan yes, safe po gamitin ang rejuvenating set. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yun kung anong brand ang gusto ninyo, kung ano yung feeling nyo okay na brand. So, kung ano yung mga brand na gusto nyo, i-comment down nyo lang dito kung ano yung mga naging resulta sa inyo para alam din nilang lahat. Pero for me, okay siyang gamitin. So, marami, ano ba yung rejuvenating set? Okay, ang rejuvenating set, ito ay skincare na isang set siya, na meron siya, may product siya na may kasamang soap, toner, and sunblock. Yan. Meron siyang tatlong product na nando doon sa kanyang product. So, para saan po ba yan? Ano po ba yung rejuvenating na yan? Ano bang use niyan? O bakit kailangan gumamit niyan? At para saan yan? So, ang rejuvenating set, isa itong treatment. So, treatment siya. Okay? Treatment siya na ginagamit para sa mga merong mga whiteheads, blackheads, acne marks, acne, so dark spot, anything na problem mo sa skin mo, lalo na yung mga maraming tigyawat sa face. Ayan. So, kung gusto mong kuminis ang face mo, ito yung nire-recommend na gamitin or ito yung mga binibili na nakaka-treat ng ating skin, especially sa ating face. So, guys, always remember na kailangan careful tayo kung ano yung mga ginagamit nating produkto sa ating face kasi napaka nipis lang po ng balat natin sa face at iisa lang ang face natin kaya kailangan extra care talaga at pakapiliin natin. So, kailangan talaga marami tayo alam. So, ano po ba yung, sino ba yung mga candidate na kailangan gumamit ng rejuvenating set? Siyempre yung mga acne prone. Ayan, katulad nga nung sinabi ko kanina kung para saan siya. So, mayroon kang mga face mask, white head, yan. So, yan yung mga candidate na pwedeng gumagamit talaga siya. So, what is the next? Of course, yung ating rejuvenating set, meron siyang tinatawag na mga stage or number from 1 to 3. Yung mga ibang rejuvenating set, may ganun sila eh, na ano ba yung 1, 2, 3 na yan? May mga nakasulat na ganun. So, yung number 1, yun yung pinaka-mildest na case. Kung ang pimple mo, isa, dalawa lang, so, tatlo, tapos, so, parang hindi naman masyadong grabe yung face mo, parang mild lang. So, dun ka sa number 1, okay? So, number 2 naman, medyo sapat lang, medyo parang meron ka pa rin mga pimple, ayan, may mga problema ka, pero hindi naman siya, hindi rin siya konti, hindi rin siya marami. So, dun ka sa number 2. Okay? So, sa strongest naman, sa number 3, of course, meron ka ng mga acne scar, tapos ang dami mo ng pimple, ayan. Yan yung pinaka number 3 na rejuvenating set na kailangan. Pero meron din naman mga rejuvenating set na wala naman siyang 1, 2, 3, ganun, wala naman ganun. So, iba-iba po siya. So,
So, dumako naman tayo sa mga pros and cons ng paggamit ng rejuvenating set. Siyempre, meron siyang pro, yung mga magaganda, at yung hindi masyadong maganda na about sa kanya. So, punta muna tayo dun sa pro, yung magaganda na okay pag gumamit ka ng rejuvenating set. Okay, number one, it's affordable. Okay, napakamura niya. Compare sa mga treatment na nabibili na medyo mahal, ito medyo mura ang rejuvenating set. So, pros na siya. Yung palang kaya-kaya ng bulsa natin, kaya-kaya natin itong afford bilhin at magkaroon nito. So, number two, ang isa sa pros at napakaganda na idudulot ng rejuvenating set is nagpapagaling siya ng mga pimples. Yes, kung may mga pimples ka, mapapagaling niya kasi ini-exfoliate niya yung skin mo. So, bago pa lang tumubo yung mga blackhead o whitehead pimples mo, nawawal, hindi na siya natutuloy. Kasi nag-exfoliate siya. So, yun yung isa sa kagandahan mo. Wala, magiging pimple-free ka. Okay? So, of course, nasa tamang paggamit pa rin po. Okay? So, number three, nakakawala siya ng mga dark spot. Kung meron kang mga dark spot, tsaka pimple marks, ayan, mawawala yan. In short, kikinis ang face mo best. So, kung gusto mo maging flawless ang skin mo, naku, sigurado, rejuvenating ang sagot dyan. So, rejuvenating set na nakakakinis ng face, nakaka-flawless, kaya okay na okay yun. Yun yung mga, in short, nakakaganda siya, di ba? Sino ba naman ang ayaw ng maganda ang skin natin, di ba? So, yun po yung mga pros. So, dumako naman tayo dun sa mga cons. Yung mga hindi medyo maganda na about sa rejuvenating set pag gumamit. Kasi syempre, meron din ganun. So, unang-una, syempre, pag gumamit ka ng rejuvenating set, is mamumula yung skin mo, yung balat. Alam nyo kung bakit? Kasi, nag-exfoliate, so, nagbabalat-balat. So, yan, mapapansin mo, namumula-mula ka, besh, parang rosy cheeks ka, kahit hindi ka nagkagay ng blush on. So, yun. So, natural lang siya, kasi part of processing yun ng rejuvenating set, part yun ng para maging effective siya. So, yun, medyo namumula-mula. So, parang, hindi baka mabigla ka, besh, kaya huwag kang mabigla. Normal yun, pero cons niya yun. So, pangalawa naman, nagbabalik ang skin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, habang namumula, nag-exfoliate, nagbabalat-balat siya, besh, ayan. So, kung ikaw ayaw mo lang nagbabalat-balat, or hindi ka sanay, or kung gusto mong gumamit at nagbabalat-balat, normal siya, pero yun yung isa sa pang pedyo, hindi maganda sa rejuvenating set. So, babalat-balat ka, be, syempre, papalitan niya yung mga old skin mo, yung mga nakaraan na skin, so, papalitan niya ng bago, so, it's normal lang. So, pangatlo naman, dumako tayo, discomfort, ayan, meron talagang medyo mainit siya. So, kaya ang i-advise ko sa inyo, pagka naglalagay kayo ng rejuvenating set, kailangan nakatapat kayo right after, nakatapat kayo sa fan or naka-aircon kayo para hindi siya medyo hindi siya masyadong mainit or medyo hindi ka pero normal din naman na may discomfort siya kasi talagang pinipil niya yung balat mo . So, yun yung mga cons niya. So, number four, kailangan mag-reagi ka mag-reapply ng sunblock. Yes, kung nasa labas ka, make sure meron kang payong yan. Ako kasi, lucky ako may payong . Kahit nag-invest talaga ako ng umbrella na payong, na folding, na maliit, o kahit na na magpoprotekta sa aking skin. So, at the same time, kailangan lagi kang mag-reapply ng sunblock kasi bawal na bawal po talaga siya na matapat sa araw. Okay? So, panglima naman, nakakanipis ng skin. Yes, ninipis yung skin mo. Syempre, nag-exfoliate siya . So, nakakanipis siya ng skin, besh. Kaya kailangan talaga, ang treatment na ito is, for 3 months lang siya. Hindi siya pwedeng lifetime use, okay? Hindi siya dire-diretso. Kailangan 3 months lang. Pag nagamot na siya, tap ka na, besh. Kasi baka numipis na lalo yung balat mo. Okay? So, mga dapat nating tandaan bago gumamit ng rejuvenating set. Okay? Unang-una, read instruction first. Okay?
So yun, huwag kang ano, manghula. Kailangan basahin mo yung harap at likod niya, kung paano siya gamitin, kung paano ang tama, para naman hindi ka magkamali. Kasi pag nagkamali ka, besh, Diyos ko, besh, sayang. Sayang ang effort mo. So, read instruction first. Huwag ka mag-experiment ng any na kung paano siya gamitin. Okay? So, pangalawa naman, huwag ibabag yung soap sa face. Kasi alam niyo kung bakit. Yung soap ng rejuvenating is may kojic siya, may kojic acid. So, nag-exfoliate na siya. So, kahit na as in, dumaan lang, ganyan. Ganun lang, kahit isang ganun lang na paghilamos, sandaling salang segundo lang, okay na yun. Na okay na. At the same time, makakatipid ka pa kasi hindi mo masyadong binabad sa face mo. Mauubos yung soap. At the same time, may irritate yung skin mo. Masakit siya. Okay? So, okay na siya. Huwag mong ibabad. Okay? And of course, pati yung toner, besh. Huwag mo siyang igawing parang cleanser, ha? Kasi ang toner ng rejuvenating set is one pot lang. Isang ganun lang, isang ganun, isang pot lang, okay na siya. Hindi na siya kailangan ng sobrang paka, ano, baka ma-irritate naman yung skin mo. Sobrang ma-irritate kasi may gamot yan. So, at the same time, matitipid mo na rin siya. So, besh, kalma lang besh, ha? Okay? And number 3 naman, kung meron kang may sunblock, yun na lang ang huwag mong titipirin, okay? Lalo na, napaka-sensitive ng skin natin pagka nagre-rejuvenate tayo, lalo na sa araw. So, if may sunblock yan, reapply ka lagi. Lagi kang maglalagay ng every ilang oras, siya reapply mo para hindi maprotektahan yung skin mo na nagpipil, besh, masakit na siya, so nabibilad pa siya, ano na mangyayari, makamasunog na yung face mo. So, hindi natin gusto mangyari yan, okay? So, pati neck, lagyan mo na rin ng sunblock. Always, huwag ka matipirin ng sunblock, besh. Okay, marami namang sunblock dyan na mild. Okay? Okay. It's next naman na ating tandaan sa paggamit ng bago ng rejuvenate is, okay, huwag kang magpapainit sa araw. Okay? Kung ayaw mo magkaroon ng mga sunog sa face mo. So, masusunog yan. So, mahapdi na nga siya sa face. So, masusunog pa yung balat mo sa araw. Magkakaroon na siya ng itim-itim na nasunog. So, mahirap matanggal yun eh. Saka, hindi na yata siya agad maaalis. Kaya, please be careful kung ikaw ay trabaho mo na sa field na sa arawan. Huwag ka na lang gumamit ng rejuvenating set. Kasi, sayang din. Tsaka, masisira din yung skin mo. Okay? Basta always pag naglalagay kayo ng rejuvenating set, always tapat na lang kayo kasi kakalagay nyo sa face, tapat kayo sa fan or sa aircon para mag-cool siya, hindi siya sobrang mainit, okay? And of course, bago kayo gumamit ng maglagay na rejuvenating set is put lip balm on your face para hindi siya masunog. Kasi pag naglalagay ka ng mga product, sensitive, baka madama yung lips ko. Hindi naman nagre-rejuvenate yung hindi naman kailangan lagyan yan. So, lagyan mo ng lip balm, okay? And of course, next naman, yan, lagi tayo sa end of course, huwag kang maglalagay ng scrub sa face mo. Don't scrub your face. Kapag gumagamit ka ng rejuvenating set, huwag kang gagamit ng ibang product. Yun lang, besh. Besh yun lang muna. Kasi baka ma-irritate siya. Baka hindi natin ma-achieve kung ano yung gusto natin mangyari na kuminis ang balat, mawala yung pimple. So, yun lang siya. Solo lang niya. Walang ibang product na ilalagay, ha? Okay? Wag na rin kalimutan na pag nagbabalat po siya, wag mo siyang babakbakin. Kusa siyang magbabakbak. Okay? So, isa rin sa paalala ko na ulitin ko lang ha, na ang rejuvenating set, ginagamit siya 1 to 3 months lang. Treatment lang siya. Okay? Huwag nyo siyang gagawin na parang dire-diretsong 1 year, ganun, kasi ninipis ang skin mo and bawal na bawal yun. So, make sure na 1 to 3 months mo lang siya gagamitin. So, dun sa mga brands na kung ano ba yung magandang brand, ano ba yung okay. So, kayo na ang mag-suggest sa akin kung ano yung, kwento nyo naman sa akin kung ano yung mga
brand and ng rejuvenating set na ginamit nyo na naging successful at napaganda yun. So yun, share nyo lang kung ano yung mga experience nyo sa rejuvenating set nyo. Share nyo na rin kung ano yung pinakamaganda na naging hinahiyang sa inyo. Para malaman na rin lahat ng mga nanonood dito. So, that's it. I think I'm done. Sana natulungan ko kayo sa kung paano, kung ano dapat ang mga tandaan bago gumamit ng rejuvenating set. At yung mga pro and cons niya. So, sana natulungan ko kayo. And maganda na ang may alam. Okay? So, thank you so much sa lahat ng nanonood sa akin, sa lahat na nag-support sa aking mga vlog. Thank you so much. And please share it. And sa mga bago lang sa aking channel, please mag-subscribe na rin kayo para notify kayo. And kung may mga gusto kayong itanong, sasagutin ko yan sa mga next vlog ko. Okay? So, see you on my next vlog. Ingat kayo palagi. Love you all.